Lonnie Walker, na pag-iinita na naman ng mga fans dahil sa inconsistency nito sa court. Sa mga nakaraang game nitong preseason, ay talagang binabad si Walker para ma-showcase niya ang kanyang talent. Instead na magaganda at consistent shooting ang ipinakita niya, ay puro error at mga wrong decisions. Well, alam naman natin, kahit noon pa, ganito na talaga ang nilalaro ni El Cuatro, mapa preseason, NBA scrimmages, at regular season. As in pare-pareho lang, walang improvement, walang pagbabago. Sa mga groups at pages ng Spurs, ay kabi-kabila ang patikos na inaabot ni Lonnie. May nabasa pa nga ako sa post mismo ni Lonnie Walker na "I heard all disrespect, we acting different this season." Well, para sa akin, as a whole organization or as a team, oo, agree ako. Pero kung manggagaling talaga kay Walker, ay medyo taglit talaga. Actually, merong mga big time games itong si Lonnie Walker last couple of seasons. May times nga na deadly ito sa outside, pero mas majority na off night ang laro nito. Well, kung ganito nang ganito ang magiging performance ng bata natin, ay malamang sa malamang bumaba ang minutes nito this coming season or mailagay ito sa third unit ng rotation. Actually, fan ako ni Walker, lalo na kapag lumilipad ito going to the basket. Pero need ng Spurs ng matalinong player, hindi ng hangtime player. Ano ang dapat i-improve nila ni Walker? Una, ang kanyang mentality. Siguro dapat lagi niyang isipin na kailangan manalo, mag-focus, at mag-adjust ng game. Dapat ding matutuhan ni El Cuatro na kapag inalat sa shooting or off-night ang kanyang offense, ay paglaanan niyang matutuhan ang pag-facilitate ng play, work hard on defense, at syempre, maging consistent sa scoring. At isa pa, ay ang kanyang decision making. Dahil dyan, kailangan patunayan ni Walker na talagang pwede siyang pagkatiwalaan in terms of scoring. Dahil kapag off-night at walang pagbabago sa laro nito, malamang sa malamang, ay itrade ang mamang ito sa susunod na season. Pero nung nakalaban nila ang Orlando Magic sa preseason, ay maganda-ganda naman ang ipinakita nito with 16 points at 5 assists. Puntahan naman natin si Luka Samanich. Official na nga na pinakawala na talaga ang Croatian forward. Well, napansin din naman ninyo na walang kagana-gana maglaro si Samanich. Hindi naman pwedeng idahilan na preseason pa lamang, kaya pwedeng pamani-mani lang ang laro. Sayang, ang laki pa naman ng expectation natin sa mamang ito. Kung saan man siyang team mapunta ay God bless na lang. Sa ngayon, mayroong 16 players ang Spurs at kailangan pa nilang magtanggal ng isa to make it 15 para sa regular season. At isang rumor nga ang aking nabasa is either Alfaroc Amino or Kita Bates Diop ang nanganganib na sumunod kay Samanich na pakawalan ng Spurs. Ito nga pala ang video bago ang sakuna. Kayo, anong reaction nyo sa video ito? Isulat mo na yan sa ibaba ng comment section. At bago mo tapusin ang video ito, ay inaanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel at pakipindot ang notification bell para sama-sama tayong makakasagap ng updates regarding San Antonio Spurs. That's all for today. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.